Jesucristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi." Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawaing pinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Ipinagkakatiwala ba natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos? Isang malalim at magandang punto ito para pagnilayan, sapagkat sa atin pong mga pagbasa ay makikita natin ang o masusulyapan natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang para sa mga isinugo niya, no, sa unang pagbasa si Moises, sa ikalawang pagbasa walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak, ang ating poong Jesus Nazareno, kundi para sa sangkatauhan, no? Magandang tignan yung unang pagbasa dahil
Hindi lamang po ito isang patotoo ng pakikipagpalitan ni Moises at ng Panginoong Diyos, subalit nililinaw din ito ang pananaw ng mga tao, ang pananaw ng mga Israelita noong sila'y pinalaya sa Ehipto. At makikita natin na parabang ang pananaw nila ay ang Diyos ay nagagalit. Ang Diyos ay namamarusa na kapag gumawa ka ng masama, no? Mamalasin ka na lang. Na parabang ang Diyos ay Diyos ng karma. No? Pero kung tutuusin po, itong pagbasang ito ay mas sinusulyapan yung pananaw ng tao kaysa sa awa ng Diyos. Dahil kung makikita po natin, lagpas pa kay Moises, ang Diyos ay isang Diyos na maabagin, isang Diyos na mapagpatawad. Kung tutuusin po, hindi namamarusa ang Diyos. No? Tandaan ninyo yan. Hindi namamarusa ang Diyos. No? Hindi niya kayo papatawan ng sumpa. No? Yun yung mga pananaw sa mga ibang Diyos, ng ibang relihiyon, ng ibang mga Diyos-Diyosan noon, na kailangan silang sundin dahil yun ang gusto nila. At kapag hindi ka nakapagsakripisyo, hindi mo ginawa yung hinihingi nila, ikaw ay mapaparusahan at susumpain ang iyong angkan. Pero ang Diyos ng mga Israelita, ang ating Panginoong Diyos ay hindi po ganoon. Kahit sinabi niya kay Moises na sa kanyang galit dahil sa kawalan ng tiwala ng mga Israelita sa kanya, ay nais niyang lipulin ang mga ito. Subalit, makikita na sa higit pa sa kaniyang galit ay naririyan ang malasakit. At kung iniisip natin tayo'y pinarurusahan ng Diyos, hindi kaya't ang ating mga sarili na rin ang nagpapababa sa ating mga mismong sarili. Kapag ang kasalanan di natin pinansin, lalaki yan hanggang sa puntong buhay mo na ang kapalit. Kung iniisip natin na bakit po yung mga nandaya, Father, bakit po yung mga kilala nating nagnanakaw, sila pa ang nasa taas ngayon ng lipunan. At parang sila pa ang masaya, sila pa ang binibiyayaan. Pero kung titignan po natin at kung lalawakan natin ang ating pananaw, yan bang lahat ng nakulimbat na yan? Yan bang lahat na nakimkim na yan? Pag lumipas ang buhay, mababaon mo ba papunta sa kung saan man? Langit man o impyerno? Mababawi ba niyan kung sasabihin natin? O para hindi na ako magkaroon ng sama ng loob o hindi na ako guluhin ng konsensya ko, ipapamigay ko na lang. Pero mali pa rin yan. Bakit hindi mo itinigil nung ikaw ay nabuhay? Ang mga nandaraya, nananakit ng kapwa, babalik at babalik at babalik yan sa paghihiganti. Kaya mas madaling sabihin na kapag gumawa ka ng mali, sinusumpa mo ang sarili mo. Subalit, kabaliktaran nito ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama na ipinakita ng ating poong Jesus Nazareno. Nang may kababaang loob, sinasabi niya, lahat ng nagawa ko ay hindi dala ng aking sariling kagustuhan lamang. Hindi lang ito dala ng kakayahan ko. Subalit sa huli, lahat ng ito ay ginagawa ko sa ngalan ng kalooban ng Ama. Sa atin pong buhay, mga kapatid, yan ang nagtatalaban. Kung ano yung gusto ko at ano yung gusto ng Diyos para sa akin. Siyempre, iniisip natin, sana magkasabay. Katulad ng ating pong Jesus Nazareno, yung gusto natin sa buhay, may pagsunod sa kalooban ng Diyos sa atin. Minsan may kalabuan,
Kaya tumataliwas tayo o nag-iiba. Kung ano yung gusto ko, hindi pala yun yung gusto ng Diyos para sa akin. Pero sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, magandang balikan ang mga salita ng ating Poong Jesus Nazareno. Sa kanyang pagbanggit na ang ginagawa ko ay sa ngalan ng Diyos Ama, pinapaalalahanan tayo na kinakailangan ng pagtitiwala sa Kanya. At mas nakahihigit po yun, no? Kung tutuusin sa ating pananampalataya, mas makikita natin na kapag ipinagkatiwala natin ang sarili natin sa siyang tunay na nakakikilala sa atin, no? Dahil kung tutuusin, hindi naman natin kilala yung ating mga sarili. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Bukas, sa makalawa, susunod na linggo, mga susunod na taon. Sa mas nakakaalam ng nakabubuti sa atin, mas mainam, mas nararapat. Kaya paalala ng ating Poong Jesus Nazareno, magtiwala. Magtiwala sa kalooban ng Diyos. At sa atin naman, malalaman natin yung kalooban ng Diyos. No? Hindi natin pwedeng sabihin ginagawa natin yung kalooban niya kapag taliwas sa kanyang kabutihan, kapag taliwas sa kanyang malasakit. No? Isang taong sinasabing ginagawa ko ang kalooban ng Diyos, pero puro kawalan ng kahiyaan. Puro pananakit at paninira ang salita ay hindi talaga ginagawa ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos na ating tinatanggap, na ating ipagkakatiwala ay ayon sa mabuti, ayon sa nararapat, ayon sa mapagmalasakit, ayon sa makatarungan. Kaya naman tulad ng ating Poong Jesus Nazareno, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ng biyaya na sana ay buong-buo ang pagsunod natin sa Diyos. Minsan papasok tayo sa mga sitwasyong hindi natin alam. Mga sitwasyong kailangan din natin ng maraming sakripisyo. Mga sitwasyong kailangan ng pasensya at pagtitiwala. Subalit mapaalalahanan sana tayo na ang ating Poong Jesus Nazareno mismo, ang bugtong na anak ng Ama, ay ipinagkatiwala rin ang buong buhay niya sa Ama. At naway gayon din ang pagiging matapat at magiging pagiging mapagtiwala natin sa Kanya. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin.